I always wanted to see a perfect illustration of what Jesus has done for the whole world. Not until I found this one, that photo. Yeah, na nakikita nyo po ngayon. You know, ang galing nung illustrator dito, ano? At na-present, I believe, dito yung gusto kong maipahayag. Actually, in one sitting lang, pwede kong ma-explica ito ng mabuti. Pero titignan natin at hihimay-himayin nating mabuti. Okay? So, ito po ay pinapakita po dito that the Lord Jesus Himself, okay, redeemed the whole world from the power and venom of sin. Okay. Paano natin matatanggap yung ginawa niya? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. We only have to believe in Jesus in order for us to be saved. Maniwala ka lang sa Kanya, maliligtas ka. At pag naniwala ka na sa Kanya, then magkakaroon ka na ng relasyon sa Kanya. Doon at doon ka lang magkakaroon ng special bonding or relationship kay Jesus. Masarap po ang lakad kay Jesus. Pero ito, pakita ko po sa inyo yan. Tingnan niyo mabuti ang larawan. Ito ay bilog. Nandyan lahat. Ibig sabihin, tinubos niya ang lahat ng tao. Then, why are some people still go up, or still ended up in hell? But marami pa rin pupunta sa impyerno? Dahil, nireject nila yung libreng alok ng kaligtasan. Yung libreng regalo. When we say libre, it means free. Free of charge. Libre. Paano mo matatamo yung libreng kaligtasan na yan? Only through faith. So, ang tao po hiwalay sa Diyos. Walang relasyon sa Diyos. Diba? But, kung maniniwala kay Jesus, believing only in Jesus, will have you the power to have a special bonding and relationship with the Father God in heaven. Through the Lord Jesus Christ finished work on the cross 2,000 years ago, and the Holy Spirit will seal you as His very own. The Holy Trinity, no? God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. May kanya-kanyang papel sila sa salvation. Okay, I love this. I love this. Again, tinubos niya lahat ng mundo sa kasalanan. But yung effectivity nito, magkakaroon lang po ng effectivity yan kung mananalig ang tao sa ginawa ni Jesus sa cross, kung maniniwala siya na, hey, yun lang ang tanging paraan para magkaroon ako ng relasyon sa Diyos. Kasi wala pong relasyon ang tao sa Diyos. Hiwalay ang tao sa Diyos. Jesus alone is the answer. And that picture na nakikita, yan ang thumbnail ko ngayon gamit, yan ang, yeah, that's a perfect illustration of what our Lord has done for us. Perfect illustration. So, I love it. John 3:16. Yan po yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, but whosoever believeth on Him will not perish, but will have everlasting life. So, hindi pa ako masyadong magaling sa ubo ko, but I can't help but to make a vlog regarding this. So, maging secured na po tayo. Kung talagang tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo through faith, ha? Hindi mo siya pwede tanggapin ng kahit anong paraan. Kailangan maniwala ka doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Then, after that, meron ka ng relasyon sa Diyos. Si Jesus na ang Lord sa buhay natin, si Jesus na ang Savior natin, siya na ang bahala sa atin. Special bonding na po yan. Okay? So, ang gagawin lang po natin, maniwala po tayo na si Jesus lang ang kaligtasan. Then, magiging redeemed na po tayo. Happy na po tayo. Okay? So, I hope maliwanag na po sa atin yan. So, I can't contain the joy I have, the amount of joy I have right now for sharing this with you. So, nandito po talaga ako para ipahayag ang salvation. Doon lang po matatagpuan sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa cross. Wala na pong iba. Thank you po.